suspense muna kung saan ang susunod nating adventure. Wow! Bago kasi ito matuklasan, kailangan muna magbuwis buhay. Ito, sa ngalan ng magandang view, kailangang akyatin ang 580 feet na limestone wall. Kakasaka ba sa vertical bivouac? Ang isa sa mga naglakas loob na sumubok, ang anesthesiologist na si Doc Harry at ang government employee na si Aline. Gusto ko ng something new on my birthday and gusto ko yun i-celebrate sa bundok. Dahil doon sa trabaho ko, itong activity is a way to de-stress para ma-release mo yung pressure inside the operating room. Aminado ang organizer ng vertical bivouac na sina Mark at Donna na hindi ito pwede sa lahat. Kailangan yun lamang mga physically fit at syempre walang takot sa heights. Yung vertical bivouac, nag-overnight ng outdoor na with little na shelter or no shelter at all. Mula National Highway, nag-trek ng 15 to 20 minutes para marating ang rock formation na kung tawagin, Kyokong White Wall. Relax muna tayo. Diyan tayo, akyat. Pagpatak ng alas 3 ng hapon, sinimulan na ang pag-akyat. Una, sa pamagitan ng lubid, sa taas na 150 meters o 492 feet. Wow! Tindog lang. Una, gamitin mong tindog. Tindog, Doc. Kaya, Doc. Si Doc Harry, nung umpisa, mukhang nahirapan. Habang pataas kasi ng pataas, pahirap din ang pahirap. Bukod sa nakakalula, ubusan daw talaga ito ng lakas. Aabot ng ilang oras yung guest natin. Yung progress ng ascending is so much slower than compared to regular mountain climbing. Matapos ang ilang oras na akyatan, para na silang mga gagambang lumalambitin. Kalkulado ang bawat galaw dahil isang maling hakbang lang pwedeng maaksidente sa mga matutulis na bato. Pero walang atrasan, lalo't malapit na dumilim. We are now approximately 300 feet. Pagsapit ng alas 7 ng gabi, matyaga pa rin umaakyat ang grupo. In the vertical bivouac. Yeah. Bukod sa dilim, kalaban din nila ang lamig. Pagpatak ng alas 8 ng gabi, sa wakas, nakarating sila sa tinatawag na depression o yung bukana kung saan sila magpapahinga. Dito, pinagsaluhan ang kanilang bit-bit na pagkain at ipinahinga ang mga pagod nilang katawan. Happy birthday to her! Kinabukasan ang lahat ng hirap nila sa pag-akyat. Napawi sa isang ikla. Bumungad kasi ang makapigil hiningang tanawin ng mga bulubundukin. Noon. Kung hindi beach ang hanap mo, bukid noon ang para sa'yo. Bulubundukin, kaya malamig ang klima, berdeng-berde, presko sa paningin, at doon, maraming magagandang paliguan. Landlocked o napapagitnaan ng mga karatig na probinsya ang bukid noon. Napapaligiran ng matataas na mga bundok.
Dahil napapaligiran ng mga bundok, ang klima ng bukid noon madalas bumabagsak sa 18 degrees Celsius lang. Malamig! Perfect na takbuhan ng mga nais tumakas sa init ng summer. At dito, hindi ka lang giginawin. Mangangatog din ang inyong tuhod sa kanilang buwis buhay adventures. Lunes hanggang Biyernes, para lamang itong ordinaryong tulay. Pero pagsapit ng weekend, nag-iibang anyo ang tulay ng pulangi. Ang kanilang misyon, makababa sa humigit kumulang 150 feet na height ng tulay sa pamagitan ng pagrarapeling. Ang babaeng ito, nagdalawang isip kung itutuloy ang pagrarapel, lalo't ang kanyang babagsakan, rumaragas ang ilog. Pero matapos ang ilang minuto, itinuloy niya ang pagbaba. Matapos magrapel, namangha ang mga turista dahil katabi ng maputik na tubig ilog ng pulangi. Nakakubli pala ang isang bukal na ang tubig, asul na asul. Ang tawag nila rito, blue water, kung saan na rin sila nag-relax matapos ang makapigil hininga nilang adventure. Kung tumatagaktak na ang pawis, tamang-tama dahil meron din ditong naghihintay na pagkalamig-lamig na tubig. Siguradong papawi sa pagod at uhaw. Mula sa kabisera ng bukid noon, ang Malaybalay, kailangang maghabal-habal ng 20 minuto para marating ang malinis at pagkalamig-lamig na tubig mula sa Nasuli Spring. Ang pangalang Nasuli Spring, galing sa salitang Bisaya na suli, ibig sabihin pabaliktad. Katulad ng daloy ng tubig sa bukal, mula sa ilalim, paitaas. 30 pesos lang ang entrance fee. Bahera, ako ng salvavida. Pwede ritong magpalamig ng soft drinks. At dahil malinis ang tubig sa spring, pwede mo rin itong inumin. Maganda po ang tubig dito at malinis. Malamig po ang tubig dito at magandang liguan. Ang lalim ng bukal mula 28 to 30 feet. Sakay muli ng habal-habal, mahigit isang oras ang kailangang tahakin na lubak-lubak na daan. Pero sulit naman. Dahil makikita ang pambato ng bayan ng Valencia. Labing 8 hektarya ang lawak at isa sa ginawarang pinakamalinis na lawa sa buong Pilipinas. Ang Lake Apo. Pagdating sa lawa, merong mga malabahay kubo na nakalutang. Pwedeng sakyan habang hinihila ng mga bangkero para makarating sa gitna ng lawa. Ang pinakamalalim na bahagi ng lawa, mula 80 to 100 feet, 300 to 450 pesos ang renta sa isang gaket. Depende sa dami ng sasakay. Kasi interesting place, like if you want to go to a place na may serenity, at with the nature. Napakaganda man ang bukid noon. Mahirap pa rin ang buhay ng marami nating mga kababayan dito. Lalo na ang mga magsasaka. Gayunman, salamat sa malamig na klima, masagana ang kanilang mga ani ng mga gulay. Isa sa mga pambihira nilang pananim, carrots na kulay talong o ube. Ang purple o black carrots,
May dalawa ring uri. Ang isa, kapag hiniwa, kulay kahel ang loob. Ang isa naman, purple sa labas, pati na sa loob. Ito po, habang lumalaki, kumakapal tong purple na to. Dito banda-banda sa taas, makikita nyo po, purple. Isa pa sa mga kakaibang pananim na narito sa farm ni Ginoong Nicolo Aberasturi, isang uri ng radish o labanos na kapag hiniwa, pula, parang pakwan. Kaya naman ang tawag nila rito, watermelon radish. Mga bigay-bigay po to. May mga chef na sanayan nilang gamitin, tapos pumupunta sila sa Pilipinas, tinitest-test nila, gusto nilang subukan naming itanim. Sinubukan naman namin, tumutubo naman ho talaga siya. Gutom na ho ba kayo? Heto, ang pinakasikat na panghimagas ng Bukidnon. Side trip tayo sa Crossing Aglayan para matikman ang tinatawag nilang binaki. Binaki, binaki, binaki! Mula sa salitang baki o palaka sa Bisaya, nakabalot din sa pakpak o yung balat ng mais mismo. Kapag binalatan, kakanin na kulay dilaw. Halos 2 dekada na raw nagtitinda ng espesyal na binaki sa Barangay Aglayan sa Malaybalay City ang pamilya ni Aling Melena Audencia. Mula 1990, nagsimula kami ng luto ng binaki. Ito naman ang trabaho ng aming mga magulang. Paghapon na, binabalatan yung mais. Pagkatapos, kinabukasan na namin yung lulutuin. Araw-araw, 700 binaki ang kanila raw ginagawa. Kaya madaling araw pa lang, gising na sila. Kailangan munang gawing pino ang mais. At saka haluan ito ng mantikilya, asukal, baking powder, keso, at gatas ng baka. Haluin ito hanggang matanggal ang mga buo. Kapag sakto na ang timpla, ibinalot sa balat ng mais. Inilagay sa steamer. Luto na ang binaki natin. Matamis, lasang gatas, mais. Muna yung binaki diri sa Bukidnon. Ang Bukidnon, hindi pang-ordinaryong mga turista lang. Ang dapat dito, yung mga masokista o para bang naghahanap ng sakit ng katawan. Kung adventure ang hanap nyo, para sa inyo ang Bukidnon.